Aswang kontra kulto, sent prambombo ng Inabanga, Bohol. Ang pamumuhay namin ay mahirap lang. Kumakain kami ng 3 beses sa loob ng 1 araw. Dito kami nakatira sa loob ng koprahan na kung tawagin sa Tagalog ay niyogan. Dito kasi kami lumaki at yung aming tinitirhan na lupa mana pa namin mula sa aming kaninuninununuan. Isang araw, si Tatay Rudy ay nagpaanin ng mga niyog. Inabot sila doon ng hanggang alas 7 ng gabi. Ang aming pinagtatakahan, yung kasama ni Tatay Rudy sa pag-aani ng niyog, nakauwi na ng kanilang bahay. Samantalang ang aking ama, hindi pa rin ito nakakauwi. Kaya ang sabi ng aking nanay sa akin, "Bombo, anak, puntahan mo nga ang tatay mo. Sige na, madali ka. Madilim na. Baka makatama pa yun nang hindi natin nakikita." "Sige po, inay." Habang naglalakad ako sa gitna ng mga bukuhan, mayroon akong dalang mahinang ilaw na kung tawagin namin noon ay kayamanan. Konti lang kasi ang meron nito sa mga panahon na yon. Napansin ko na sobrang tahimik ng paligid. Puro lang mga huni ng mga tiktik ang maririnig mo sa langit. Sa ibaba naman, makakarinig ka ng mga huni ng palaka dahil tag-ulan na nung mga oras na ito. Animo'y nagtatawag sila ng ulan upang mabasa ang kanilang mga katawan. Sa paglalakad ko, napansin ko yung isang puno ng niyog namin. Tila ba may gumagalaw dito sa itaas? Huminto naman ako at inilawan ko yung gumagalaw sa itaas. Kaya nga lang, nang dahil sa mahina yung dalakong ilaw, hindi abot yung pinakaitaas ng ituktok nito. Ang wika ko pa dito, "Tay? Kayo po ba yun, tay? Umuwi na raw po kayo, sabi ni nanay. Gabi na daw." Inaantay ko na sasagot yung nasa itaas, pero wala akong naantay na sagot. Hanggang sa nagulat na lang ako, biglang may lumipad na malaking ibon mula sa itaas ng niyog. Nadapa pa nga ako nung mga oras na ito dahil akmang dadagitin ako nito. Nung dadagitin niya ako, nahagip siya ng aking ilaw. Kitang-kita ko ang pagmumukha niya at natuluan niya pa ako ng kanyang laway. Nakakadiri yung laway niya dahil sobrang lagkit nito. Pasalamat na lamang ako dahil hindi niya ako nadagit. Matapos nun, agad akong nagtatakbo pa uwi sa aming bahay. Ikinuwento ko kay nanay yung mga nangyari. "Nay! May malaking ibon po! Dinagit niya po ako, inay!" "Ay naku talaga tong si Rudy! Gabing-gabi na! Ayaw pang umuwi! Pati tuloy yung anak niya mapapahamak sa ginagawa niya! Anong nangyari sa'yo, anak ko? Ano? Nadagit ka ba ng malaking ibon?" "Hindi naman po, nay. Buti po eh, nakadapa po ako agad pero nakita ko yung mukha niya. Natuluan niya po ako ng laway niya. Ang baho-baho po." "Hayaan mo, anak. Pagdating ng tatay mo, sasabihin natin yung mga nangyari sa iyo." "Sige po, inay. Nag-aalala po ako yung tatay. Baka pukunin siya ng malaking ibon." "Hindi mangyayari yun, anak. Ang tatay mo ay merong dalang malaking gulok. Paniguradong lalaban dito ang iyong tatay." "Sige po, nay. Natatakot po ako eh." Hindi nagtagal, makalipas lang ang 1 oras, dumating na ang aking tatay at ang wika niya sa amin. "Bakit ka agad niyo magsarado ng bahay? Pinagsasaraduhan niyo ba ako ng bahay? O baka naman ayaw niyo na akong papasukin sa aking pamamahay? Ano? Tulog na ba ang lahat ng mga tao rito? Wala bang kikibo dyan? Wala bang makakain dyan?" "Rudy, gabi na. Bakit ngayon ka lang dumating? Alam mo ba ang iyong anak?
muntik pang mapahamak nang dahil sa sinundan kanito sa loob ng koprahan. Ah, ganun ba? Bakit? Sinabi ko bang sundan niyo ako? Pag ako nagtatrabaho, ayokong sinusundan niyo ako. Naiintindihan niyo ba? Aba, tinataasan mo ko ng boses, Rudy. Eh, di naman sa ganun. Ikaw naman kasi uning eh, alam mo namang pagod yung tao eh. Hindi ka man lang naghanda ng iniluto. May makakain ba tayo rito? Meron dyan. Siyempre, sa tagal na ba naman nating nagsasama? Kabisado mo naman ako. Kahit anong oras kang umuwi, meron ka pa rin kakainin. Habang kumakain ang aking tatay, masayang masaya siya. Tila ba napalitan na yung galit niya kanina hanggang sa nakarinig na lang kami ng mga tao na tumatawag sa labas. Tao po! Tao po! May tao ba rito? Tao po! Uning, may tao yata sa labas. Pakitignan mo nga muna kung sino yung mga yon. Baka may napadaan na naman ng mga tulisan at nanghihingi ng makakain. Sige! Ano pong kailangan po nila? Gabi na po ah. Napadaan kami rito sa inyong bahay upang sabihin sa inyo na lumayas na kayo rito. Kami na ang uukupa sa bahay na ito. At sino kayo para palayasin kami rito? Ang lupa na ito ay mana pa namin sa aming ninuno. Wala kayong karapatan na palayasin kami. Aning, sino ba yung mga yan? Ewan ko. Hindi ko kilala ang mga taong ito. Halika nga dito, Rudy. Ano hong kailangan ho ninyo? Bakit parang naririnig ko na sumisigaw kayo dito sa labas ng bahay ko? Ano hong maipaglilingkod namin sa inyo? Ang lupang ito ay kami na ang uukupa. Lumayas kayo rito kung ayaw ninyong kayo ay pagpapapatayin namin. At sino naman ho kayo para magpalayas dito? Meron ho ba kayong hinahawakan na katibayan na kayo ang may-ari ng lupa na ito? Hindi na importante yon. Ang gusto namin ay lumayas kayo rito. Binibigyan namin kayo ng 3 araw upang lisanin ang lupa na ito. Subukan ninyong magsumbong sa kinauukulan. Sinisigurado namin sa inyo na hindi kayo aabot ng 3 araw. Hindi nagpasindak ang aking mga magulang sa sinasabi ng mga kalalakihan na ito. Ganun paman, mas pinili ng aking mga magulang na magsumbong sa kinauukulan. Yun ding gabing yon, nagtangkang umalis ang aking tatay para magsumbong sa mga otoridad. Kaya lang, nung mga oras din na ito, nakaabang pala kay tatay yung napakalaking ibon. Kagaya ng nangyari sa akin, dinagit din ako nito at buti na lang, nakaiwas si tatay at agad niyang nilabas ang kanyang gulok. Sino ka? Walang hiya kang ibon ka. Sige, lumapit ka sa akin. Lumapit ka at paniguradong puputulang kita ng ulo. Lapit! Nakita ni tatay na yung ibon ay lumapag sa lupa. Paglapag nito sa lupa, kitang-kita ni tatay na biglang nagbago ang itsura nito. Lumapit ito kay tatay na nasaan yung tao. Paglapit niya kay tatay ang wika niya. Kaya ako napunta rito upang sabihin sa iyo na merong mga kulto na malapit na rito sa lugar ninyo. Hindi ako pumunta rito upang kainin ka tao. Ang nais ko lang ay bigyan ka ng babala dahil ang mga taong yon ay lubhang delikado. Nung una doon sila nang gugulo sa aming bayan nang dahil sa naitaboy sila ng aming mga kalahi. Dito sila pupunta sa inyo at ang lupa mo ang kanilang napili na pugaran. Kailangan mong mag-ingat. Huwag kang magsusumbong kahit kanino. Nakita ko sila binabantayan ang iyong lupa.
Siguradong paglabas mo rito sa koprahan mo ay papatayin kanila. Umuwi ka na lang sa inyo. Antayin mo ko ng madaling araw at sasabihin ko sa iyo kung ano ba ang pinaggagawa ng mga kulto na ito. Ano ka mo? Kulto? Teka, hindi ba aswang ka? At kulto naman yung kabila. Bakit? Anong pakialam mo sa amin at sinasabi mo sa akin yung mga ganyan? At saka, ano ang naging alitan ninyo? Bakit kailangan mo ko balaan para maligtas ang aking pamilya? Sige nga! Meron akong malaking dahilan kaya ko ginagawa ito. Ang aking pamilya na nananahimik at nagbabagong buhay ay pinatay ng mga kulto na ito. Nakita ko sila kanina. Pumunta sila sa inyo. Naroon ako sa itaas. Huwag kang magpapasindak sa kanila. Lumaban ka, Rudy. Lumaban ka. Sa oras na nagpakita ka ng kahinaan ay paniguradong sasamantalahin ka ng mga kulto na ito. Pinatay nila ang aking pamilya. Ako na lang ang mag-isang natira. Ayokong matulad kayo sa mga ginawa nila sa aking mahal sa buhay. Kaya kita binibigyan ng babala, Rudy. Umuwi ka na lang sa inyo. Ako ay nakikiusap sa iyo. Hindi ako kalaban. Kumakain ako ng tao pero pinipili ko lang. Antayin mo kung bumalik sa bahay nyo at sasabihin ko sa iyo kung ano ang mga plano ng mga kulto na ito. Nagdesisyon ang aking tatay na umuwi na lang sa aming bahay at doon namin pinag-usapan kung ano ba ang nararapat na gawin. Sa pagkakataon na ito ay hindi naniwala ang aking nanay sa sinasabi ni tatay. Yun nga ang totoong nangyari, Oneng. Ano ka ba? Binibigyan lang tayo ng babala nung malaking ibon na yon. Ay nako. Ewan ko ba naman sa'yo. Ganyan ba talaga pag tumatanda ng paurong, ha, Rudy? Sa pangyayari na ito, Commander, kami po ng pamilya ko ang saksi. At hindi rin lingid sa aming mga kababaryo dito. Nung mga panahon na ito ay talagang laganap ang mga kulto. Hindi lang kulto, maging ang mga rebeldeng NPA ay nagkalat sa aming lugar. Hindi lang namin maintindihan kung ano ba ang plano ng mga taong ito, kung bakit nila kailangan mang-agaw ng lupa upang meron silang matirahan. Ang isa pang hindi namin naiintindihan kung bakit yung aswang na ibon na ito ay binibigyan kami ng babala. Hindi ko rin maintindihan yung sinasabi ni tatay na yung pamilya daw ng aswang ay pinatay ng kulto. Ganun paman, nung gabi na ito ay hindi nakatulog ang aking nanay at tatay. Inaasahan kasi ni tatay na babalik yung malaking ibon upang sabihin sa kanya ang ginagawa ng mga kulto. At hindi nga nagkamali si tatay. Dumating yung malaking ibon bandang alas 3 ng madaling araw. Medyo umaambon-ambon pa nung mga oras na ito. Nung marinig ni tatay na dumapo ito sa aming bubungan, agad lumabas si tatay dahil alam niyang ito na ang kanyang inaasahan. Nariyan ka na ba? Kaibigan, asan ka? Magpakita ka sa akin. Anong nangyayari? Nasaan na yung mga kulto na yon? Naririto ako, kaibigan. Nandito ako sa iyong likuran. Nakatulog na ang mga kulto na nakapaligid sa inyong lupa. Pwede ka nang lumabas. Magsumbong ka sa kinauukulan at sabihin mong merong mga tulisan na nangaagaw ng inyong mga lupa. Dito ka dumaan. Walang nakapwesto dyan na mga kulto. Dalian mo. Isama mo na rin ang iyong pamilya. Dahil sa oras na malaman nilang wala ka dito, paniguradong papatayin nila ang iyong anak at asawa. Nagmadali si tatay na umalis sa aming koprahan.
upang pumunta sa mga kinauukulan at magsumbong kung ano ang pinaggagawa ng mga dumating na kulto sa aming lupa. Hindi nakaalis si tatay nung mga oras na ito dahil nasa lubong niya ang kanyang kumpare. Ang wika sa kanya ng kanyang kumpare, "Pare, aga mo naman yatang lumabas. Saan ka pupunta? Sarado pa bayan ah, alas tres pa lang." "Pare, ano bang nangyayari?" "Ha? Anong ibig mong sabihin, pare?" "Ang ibig ko sabihin, pare, nakita mo ba yung mga kulto?" Kulto? Anong kulto, pare? Hindi naman kita naiintindihan eh. Alam mo, pare, sa tanda ko na rito, hindi pa ako nakakakita ng kulto. Pero kung tulisan, eh marami na akong nakita dito, pare. Ano bang nangyayari sa iyo, pare? Pare, kagabi, may mga dumating na kulto sa bahay. Pilit kaming pinalalayas dito sa aming lupa at sila na raw ang uuko pa rito. Hindi lang yun, pare. Meron pang aswang na nagmamalasakit sa amin. Sinasabi kung ano ang mga nangyayari. Yung pamilya kasi ng aswang, pinatay down ng mga kulto na yon. Ah, ganun ba, pare? Eh, mas mainam siguro. Tara muna sa inyo. Pag-usapan natin kung ano bang dapat gawin. Si tatay at ang kanyang kumpare ay bumalik sa aming bahay. Doon nila pinag-usapan kung ano ba ang nararapat na gawin at kung ano ba ang pwedeng gawing hakbang upang mapalayas yung mga kulto sa daan. Oh, Rudy, galing ka na ba sa barangay? Nasabi mo na ba yung mga nangyari dito kagabi? Hindi pa nga eh. Nasa lubong ko kasi si paring Enteng kanina. Eto siya oh. Ah, mare, magandang madaling araw. Ano bang nangyayari dito sa inyo? Pare, alam mo ba, kaninang madaling araw, may mga dumating dito na mga kulto ba yun? Ano, Rudy, kulto ba yun? Oo, kulto yung mga yon. Abay pare, pinapalayas kami rito sa lupa namin. E manap pa namin to sa aming mga ninunuin, di ba pare? Oo nga naman pare, saka teka, ano ba sinasabi niyong kulto? May parang hindi ko yata alam yun ah. Kagaya ng sinabi ko sa iyo kanina pare, sa tanda ko na rito sa lugar na ito, hindi man lang ako nakakita ng ganyan. Ewan ko lang din ngayon kasi laga na pang tulisan eh. Eh baka mamaya pare, mga tulisan lang yung nagpapalaya sa inyo. Ewan ko nga ba dyan? Rudy, anong sa palagay mo? Mga tulisan ba mga yun o mga kulto? Base sa mga nakita ko sa kanilang kasuotan pare, nakasuot sila ng mga kulay itim at mga nakataklob yung mga ulo nila. At saka, ang hawak nila hindi mga baril, kung hindi mga kalawit na sobrang talim. Kumikintab pa nga sa gabi yung mga hawak nilang mga patalim. Paring Enteng, seryoso ito. Kilala mo ko, seryoso akong tao. Kailanman ay hindi ako nagbibiro. Pare, tulungan mo kami pakiusap. Hindi namin alam kung ano ba ang gagawin namin. Walang problema pare. Eh total, nandito na lang din naman ako. Di, iisipin nating mabuti kung ano ba yung dapat nating gawin para mapalayas dito yung mga kulto na yan. Pero pare, kagaya ng sinabi ko ah, hindi pa ako nakakita ng ganun. Basta pag nakita ko, doon ako maniniwala. Lumabas si Lolo Enteng ng bahay namin. Umihi siya saglit. Hindi nagtagal ay bigla siyang nagtatakbo papasok ng aming bahay. Meron daw kasi siyang nakita sa dilim na mga nagkikislapan na bagay. Hindi alam ni Lolo Enteng kung ano ba ang mga bagay na ito, hanggang sa dumating na lang siya sa bahay na may halong takot sa kanyang katawan. Pare! Pare! Ano bang nangyari siya, pre? Bah, bigla ka naman ang tatakbo. Pare, may nakita kasi ako sa dilim. May mga kumikislap dun pare. Hindi ko alam kung ano yun. Hindi nagtagal ay meron nang dumating na mga kalalakihan sa aming bahay at tumatawag sila sa amin na may halong sigaw pa. Magandang madaling araw sa inyong lahat. Alam namin gising kayo. Lumabas kayo dyan at meron tayong pag-uusapan na importante dito. Lumabas ang aking nanay at
tatay. Naiwan si Lolo Enteng sa bahay. Sinabi kasi rito ng aking tatay na kung maaari ay huwag siyang magpapakita sa mga ito. Si Lolo Enteng ang maaaring gagamitin ni tatay upang makapagsumbong sa mga kinauukulan. Paglabas ng aking nanay at tatay, ang kanilang naging usapan ay medyo tensyonado dahil ang aking tatay ay napakataas ng boses. Halata mong lalaban siya sa kahit anumang mangyari nung mga oras na ito. Kayong mga kulto, ito ang sasabihin ko sa inyo. Kayo pala ay mahilig pumatayin ng mga tao. Sa palagay ninyo, ibibigay namin ng ganong kadali ang aming lupa. Tandaan nyo, meron kaming kayang gawin upang labanan kayo. A ganun ba? Eh kung ganun, dapat patayin ka na namin, tanda. Ang sabi nung kulto, nakita ko na agad sumugod yung kulto kay tatay. May dala itong matulis na kalawit at agad nitong hinataw si tatay. At hindi lang yun, sumugod pa uli ang isa pang kulto at pinaghataw naman ito si nanay. Nung mga oras na ito ay nakita kong merong lumapag sa lupa na nanggaling sa itaas ng puno ng niyog. Nagsalita ito sa kanila at ang sabi nito, "Talagang hindi kayo nagsasawang pumatay ng mga tao. Hindi ba napalayas namin kayo sa aming bayan at dito kayo lilipat? Pwes, kasama ko ang aking mga kalahi. Handa kaming maghigante sa inyong lahat. Makikita ninyo kung sino yung mga pinaday nyo. Handa kaming magbuwis ng buhay upang maipagtanggol yung mga pamilya namin na pinatay ninyo." Lumingon-lingon ako sa paligid at dito ko nakita na talaga namang napakarami palang kasama nung aswang kanina. Nakita ko na unti-unti silang lumalapit sa mga kulto. Ang wika pa ng isa. Kahit saan kayo lumipat na bayan ay susundan namin kayo. Hindi pa tapos ang labanan. Bakit kailangan ninyong tumakas sa aming bayan? Kung nakapatay kayo ng mga kalahi namin, pwes pupuntahan namin kayo kahit saang dupalok pa kayo magpunta. Sumagot yung isa sa mga kulto sa kanila. Ang sabi nun, "Bakit ha? Lumayas na kami sa bayan ninyo. Bakit kailangan nyo kaming sundan? Hindi nyo ba matanggap na natalo na namin ang mga lahing bangkilan?" Sumagot muli yung isang aswang. Ang sabi niya, "Nakakatawa naman ang mga lahi ng mga kulto. Nang dahil sa takot, lumayas sila sa aming bayan. Hindi namin makakalimutan yung pangwawalang hiya ninyo sa aming mga kalahi. Kaya ngayon, sa harapan ng pamilya na ito ay tatapusin namin ang inyong mga buhay." Nakita ko na sumugod yung mga kulto sa lahi ng mga aswang na naroon sa harapan ng aming bahay. Pero hindi sila tinatablan ng anumang bagay na matutulis. Kahit anong gawing taga ng mga kulto dito sa mga aswang na ito ay hindi sila basta tinatablan. Hanggang tawa ng malakas lang ang ginagante ng mga aswang, hanggang sa napagod ang mga kulto at tumigil sila sa kanilang ginagawa. Ang wika pa ng isang kulto sa kanilang mga kasamahan, "Mga kasama, akin lang na maaalala, itong mga bangkilan na ito ay hindi basta tinatablan ng mga patalim. Tandaan nyo, itapon nyo na ang mga yan at ating sabay-sabay usalin ang pangtawag sa ating Panginoon upang malipol na ang lahi ng mga aswang na ito." Sila ay mga lumuhod sa lupa. Habang nakatuwad ang mga ito ay meron silang isinisigaw na napakalakas na salita. Habang ang mga aswang ay pinapanood lang sila,
Animo'y binibigyan sila ng pagkakataon upang dumating yung sinasabi nilang Panginoon. Ito namang mga aswang nagtitinginan lang habang tawa ng napakalakas. Ang wika pa ng isang aswang, "Sige, tawagin niyo ang inyong mga Panginoon. Hindi kami natatakot sa inyo." Ang wika ng isang aswang. Nung matapos yung mga kulto sa kanilang mga ginagawa, kitang kita ko mismo na ang itsura nila ay iba na. Kung kanina ay nasa normal silang katauhan, ngayon ay hindi na, dahil lahat sila ay nagbago ang itsura. Namumula ang kanilang mga mata at kulukulubot na ang kanilang mga mukha. Nagtanggal din sila ng suot at doon ko nakita na ang katawan nila ay bordado at sa kanilang dibdib meron silang hawak na medalyon na tatsulok na merong mata sa gitna. "Sige mga aswang, sumugod kayo. Tignan natin kung makakayanan ninyo ang kakayahan ng aming lahing kulto." Nagsisuguran nga sila at nakita ko itong mga lahing kulto na yung kanilang mga kamao ay inilubog muna nila sa lupa. Tapos nun, ginawa nila pinagsusuntok nila ang kanilang mga kamao sa mga aswang kanina. Dito ko nakita na talagang tinablan yung mga aswang, habang yung iba naman ay nakatayo lang. Kitang kita ko na yung isang kulto ay mabilis lumapit dito at lahat sila ay inundayan ng suntok sa baba. Nagsisibagsakan yung mga nakatayong aswang at wala silang nagawa. Ang wika pa ng isang kulto, "Akala ko ba malalakas kayo? Ano? Isang suntok lang pala namin kayo. Babagsak na kayo. Pare-parehas kayong mga walang silbi." Ang wika ng isang kulto. Sumagot naman dito yung isang aswang, "Ganun ba? Akala mo wala na kaming kayang ilabas na kakayahan? Sige, pagbibigyan muna namin kayo. At pag sa oras na ubos ang inyong mga lakas, dito namin kayo tatangayin upang makaalis na kayo sa ginugulo ninyong nananahimik na pamilya." Ang wika nung isang aswang. Sumagot naman uli ang isang aswang at ang sabi nito, "Yan lang ba ang kaya nyo? Yan lang ba? Sige, suntok pa. Suntukin mo ko ng madami dito. Suntukin mo ko." Muling sumugod ang mga kulto sa mga aswang, pero sa pagkakataon na ito, hindi na sila muli pang tumama sa mga aswang, dahil kung gaano kabilis ang paggalaw ng mga kulto, mas mabilis ang galaw ng mga aswang. Animo'y triple ang tulin ng mga aswang kaysa sa mga kulto. Nung mapagod na ang mga kulto, biglang nagsalita ang isa sa mga aswang, "Ngayon na ang tamang oras. Dapat na natin silang tangayin. Itakas natin sila sa lupa na kanilang inaangkin." At ganun nga ang nangyari. Lahat ng mga kulto na sobrang hirap ng dinanas, itinangay sila ng aswang papaalis sa aming lupa. Simula nung araw na yon magpahanggang sa ngayon, hindi na ako muli nakakita pa ng kulto o ng kahit na aswang. Maraming maraming salamat sa iyo, Commander, sa pagbibigay buhay ng aking karanasan. Palagi po akong nakatutok sa iyong channel. More power po sa iyo, Commander JH, at mabuhay ka po. Kamusta po yung mga tagapakinig po natin? Siguro po medyo naninibago po kayo sa kwento natin, dahil iba rin po kasi yung klase na ginagamit kong boses dito. Saka alam nyo, aswang kontra kulto, parang ibe, medyo kakaiba, kaya binago ko rin po yung boses ko ng konti. Kung napapangitan po kayo sa boses ko, paki-comment naman po at
babaguhin po natin kasi kung pwede lang naman natin baguhin at kung nagagandahan kayo, pero kung ayos lang naman po sa inyo, pwedeng-pwede po natin yan gawin uli. Baka po nagtataka kayo ah, ako pa rin po ito, si Commander JH, talagang iba lang po yung boses, medyo parang sobrang creepy, ganun. Yan lang po, at maraming salamat po, abang po ulit tayo ng kwento po mamaya. Siya nga pala, meron na pong kasunod si Tatang Ray, si Taray. Abangan nyo po kung paano niya ginamot si Ate Melissa. Astig po yata ito eh, medyo nabasa ko na po ng konti. Yun lang po at maraming salamat po.